important matters to face instead of social fat. Does Maguindanao massacre ring a bell for CHR? Or does lack of textbooks and classroom ring a bell for DepEd? So, bell, pare. Ha? Bell. Bell, yun. Sa pagbabalik ng sa pool, talo o panalo tayo? Pag-uusapan natin ang pagpapalawak ng DepEd at SHED ng drug test sa mga paaralan at universidad sa bansa. Tuloy-tuloy po tayo dito sa Birada. Magtalo o panalo po muna tayo. Gusto raw palawakin ng DepEd at SHED ang nationwide drug testing sa mga estudyante. Gaano nga ba ito ka-epektibo at dapat pang pagtuunan ng panahon at pera? Narito ang report. 2005, sinimula ng Department of Education ang pagsasagawa ng random drug test sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Nitong nakaraang taon, 72 ang nakitang positibo sa drugs mula sa 1,000 mag-aaral na dumaan sa pagsusuri. Pero hanggang ngayon, makalipas ang isang taon, hindi pa raw may tuturing na conclusive ang resulta ng mga test. Sa kabila nito, itutuloy pa rin daw ng DepEd ang programa. Palalawakin pang-araw nila ang kampanya mula sa kasulukuyang 8,000 paaralan sa bansa. Maging ang Commission on Higher Education na nagsimula na rin mag-random drug testing noong Pebrero. Aminado ang DepEd na malaki ang perang gagastusin sa mas malawak na nationwide random drug testing. Aabot sa 25 milyong piso ang perang kailangan para dito at tatagal daw ang test ng halos 4 taon. Joey Falcon sa Pool sa News 5. Yan. Alrighty, alamin muna natin ang proseso ng mga drug test na ito at ang mga kaukulang gastos dyan. Dumadaan sa 2 stage po ang drug testing ng isang estudyante. Una, ang urine test. Sa unang stage pa lang, gumagastos na ang gobyerno ng 25 hanggang 30 pesos para sa pagsusuri sa ihi ng mga mag-aaral. Kapag naging positibo, dadaan na ito sa confirmatory stage kung saan dadalhin ito sa mga accredited na DOH lab para i-test ulit. At sa stage po na ito, gagastos ng 100 pesos kada estudyante para sa drug testing kit na gagamitin. Sabi ko sa iyo eh. Ito magandang negosyo sa edukasyon. Oh. Actually, naabutan ko pa yan, sort of, nung nasa college ako, mga third year, fourth year college. Paano ako nakagraduate? Matira mo naman. Parang pinapalabas mo, adik yung katabi mo. Easy! Paano ka nakagraduate? Ano lang yan? Nag-deject. Tingnan nyo lang ah, guys. Sino na adik sa amin? Diba? Nag-dejecta lang yan. Kaya pa yan. Ano nangyari nung testing? Bale, dati, parang sa school, in-announce sila na kailangan talaga mag-drug test lahat and it's random. Okay. So, yun, tatawagin ka, tapos ganun din yung steps. Parang una, urine test siya. Okay. So, kung may funny stuff na lumabas dun sa resulta nun, gagawin nila yung second test, which is a ano, funny, gas. Funny stuff? Kunwari, may, grape na, may nahanap no? silang parang, negative. Yun, eh, marijuana, shabu, or ecstasy, parang ganun. So, check nila yan. Tapos, tatawagin ka dun sa discipline diet office. Diet tabs. Wala. Diet tabs. Tatawagin ka sa discipline office. Sabihin sa'yo, okay, kailangan mag-second test. Okay. To make sure, kasi minsan may certain medicine na kala nila marijuana, yung pala Advil lang, parang ganun. Okay, ako, panalo ang balita na ito. Tama lang yan. Makakatulong ho yan, lalo sa mga magulang, dahil hindi po natin na-check ang ginagawa po ng mga anak natin sa eskulahan, kung ito ba'y pumapasok. Ngayon, ang mangyayari ho kasi dyan, ay susulatan kayo, tatawagan kayo ng eskulahan at sasabihin na may problema, na random check yung anak ninyo at naging positibo siya sa drug testing ho namin. Therefore, you can react. May problema dyan, ha? Yung mga magulang ho natin, dahil kadalasan po both parents are working, so wala silang time na ma-check yung mga anak nila, lalo na pagdating ng high school at kolehiyo. Tama ho yan, sang-ayon ako dyan sa DepEd at saka sa CHR. Ito, isang malaking talo na may malaking T. Paano naman talo naman? Malaking T naman. Ganito na sa lipunan natin lagi. Tuwing may problema, ang sisisihin na lang lagi, drugs. Okay. Kailan ba naman nagkaroon ng magandang resulta ang drug test? Okay. Pagkuha ng lisensya, LTO, ilang taon na may drug test, pero napigilan ba ng mga drug test na yan? Yung sunod-sunod na aksidente sa mga kalye natin. Nako, naglalagay yun eh. Nalalagyan yung mga nag-drug testing. Drug testing centers. Parang ang dami-daming
sa edukasyon, sistema ng edukasyon. Ang dami-dami kailangang problemahin. Uh-huh. Ang dami-dami kailangang unahin. Andiyan yung mga mali-maling textbooks. Andiyan yung mababang kalidad ng sahod ng mga teachers. Tapos dahil mababa yung sahod ng mga teachers, yung iba, yung hindi mo nakukuha yung magagaling talaga kung iilan lang sila. Yung facilities mo, Diyos ko, napaka-init, napaka-sikip. Isang daang bata sa isang masikip na classroom. Tapos ito pa problemahin mo. Drug test. Diyos ko. Problema kasi, wala namang maglalabi group to para sa drugs eh. Yes. Parang it's a faceless enemy na ang dali-dali ituro na every time magkakaproblema ang lipunan. Magkakaproblema, drugs. Lahat drugs lagi, Diyos ko naman. Ako rin talo din ako dahil talo ako dyan. Dahil ang mga nananalo lang dyan ay yung mga drug centers. Iyon ang sinasabi ko. At yun nga, alam mo, yun sa LTO na yun, nakapunta na ako doon, merong kasama na nag-a-apply din ng lisensya, nagpaparinyo. At siyempre, iihi ka doon. Sabi niya, sinabi niya doon sa ano niya, sa assistant, ikaw na nga umihi para sa akin. Umihi, at yun ang tines. Eh siyempre, yung kasama ko mukhang ano, mukhang lasinggero, mukhang addict. Yung assistant niya, boy nila eh. So mukhang okay, mukhang malinis. So okay din ang kalabasan. So, in other words, pwede hong gawing ano yan, a form of corruption. Yung mga drug testing na yan sa mga eskwelahan. Oh, definitely. Oh, pwede, sigurado yon na, pag ikaw parang Erwin, merong anak na mayaman dyan. Palagay mo hindi bibilhin ng mayaman na anak na yon yung ihi niya? Ha? Paano naman tayo dapat sa kabilihan? Ibibili nila yung bibili. Jingle na iba. Jingle na iba. Let's be realistic here. Sabihin natin, Lord, ikaw na jingle sa akin. You will do things just to pass a drug test. So, you will go out of your way, either hihingi ka ng ihi dun sa klase mong malinis or whatever. Paano alam ba, bumili tayo ihi kay Erwin? Hindi, for me actually, panalo to. Sir, may mga sakit. Kasi minsan baka matutulungan pa natin yung bata kung may problema nga talaga. Nung nagyari nga sa amin, meron talagang naalis. Na talagang, parang, I think, pag-shabu, parang goodbye talaga. Kung mariwana, susuriin ka muna ng mga psychiatrist sa NBI. Okay. Parang ganon. So, NBI talaga. So, I think it helps naman. Yun nga lang, talo lang, kunyari, baka naman tumikim lang yung bata, isang beses, nahuli siya, parang, oh God, on the basis of one joint, isang joint lang, let's say, isang hit-hit lang, sisirain mo yung buhay ng bata. Isang joint lang yon pare. Alam nyo, talo ho dyan yung mga... Ang nakita ko lang talo dyan, mga addictus. Ba? Mga addict. Dahil magagalit sila ngayon sa sabihin ni... Parang narinig ko na yan sa isang addictus. Yung panugot mo, sagot mo. Na sabi, mga ang dami nating gagawin dyan. Ha? Mga classroom, mga ganito, mga ganon. Kaya wag na mag-drug testing. Sabi nung anak nung addict yun, anak ng barbero ko. Hindi, pero tama rin si Lourdes. Ang dami kasing, buti kung maayos yung public school system, maayos yung mga eskwelahan, okay yung mga guro, okay yung teacher to student ratio. Pero hindi eh. Tapos ito pa yung ipaprioritize. Ang solusyon nandyan, kasi magkano ba mga gastos? 100 pesos ka mo? 125? 30 muna. 30, so 130. So pag public school ang sasagot ng gobyerno. Okay? So halimbawa meron kang mga 1 milyong estudyante. So magkano yun? 130. Hindi, 130 million. Di ba? Random yun pare. Hindi lahat ay estudyante ide-drug testing. So sabihin natin random. Eh ba't ayaw nilang solusyonan? Ayaw hanapin yung punot dulo ng droga. Yun ba, yung mga drug lord, yun na lang hanapin. Naku. Para walang droga. Jesus Mariusis. Ibang usapan yan. Ibang usapan naman yun. Bakit ho natin sisiin yung mga kabataan? Kung hindi pa natin nahanap kung sino yung mga drug lord at kung saan nanggagaling yung mga drugs na yan. Inevitable talaga. Sa umadaan yung mga adolescents sa ganyan. Pero para sirain may buhay nila on the basis of that one. Misguided ano yung social stigma. And I think actually yung trabaho na you have to educate your kids, so it falls upon the parents, the family. I believe kung okay naman yung pamilya, yung support system ng bata, hindi naman siya masasangkot sa mga ganyan. Ang purpose talaga niya ng DepEd nung una ay para ma-report sa magulang na itong anak niyo ho, may sulat yan eh, nag-drug test. Hindi naman diretso na ilalagay sa rehab.